Sa ospital para matingnan niya ang Alboranas mo. So, kayo, buti pa, buhatin nito, dalhin natin sa doktor, ha? Aray! Aray! Ano ba? Huwag mong awa ka na lang, sakit-sakit ka dyan, eh! Aray! Kay Susan tayo! Ay, para maiwasan ng constipation, tip ko lang, uminom ng 2 basong mainit na tubig tuwing umaga. Ay, ang ginhawa. Nasasaktan. Pinagpapawisan, pero patuloy na lumalaban. Isang kalbaryo para kay Fe ang dumumi. Oras ang lumilipas sa tuwing maglalabas siya ng sama ng loob. Medyo masakit nga yung parang pakiramdam mo nakalabas yung tumbong, yung ganon. Ganon, tapos yun, binabalik ko na lang. Itong si Marises, hindi mapakali. Tatay! Bakit na? Ang sakit ng pit ko! Ako! Madalas sumilip ang tumbong niya tuwing siya'y magbabawas. Kada siya'y dudumi, yan lumalabas. Pinapasok na lang namin ang kamay. Kung minsan, dumudugo pa ang puwit niya. Pag nakikita ko pong lumalabas, natatakot po ako kasi po may natulog po na dugo. Mabting tumbong naman ang reklamo ng jeepney driver na si Mang Jing. Pag siya'y nagmamaneho, upong Jess ang style niya dahil kailangang nakaangat ang kalahati ng kanyang puwitan. Kaya mong sabihin, yung tumbong ganun, mabdi, ano, kami sa Makati, ano. Madalas tinitibi o constipated si Mang Jing. Hindi siya nakakatulog sa sakit ng kanyang puwet. Kaya naman takot na rin siya kumain. Takot nga ako eh. Na halos, pwede nga, hindi nga ako kumain eh.
para hindi madagdagan yung laman ng tiyang ko, eh. Naku, talaga nga namang parusa bawat pag-ire. Base sa mga nakita nating sintomas kina Fe, Marises at Mang Jing, mukhang kaso na yan ang Almoranas. Kaya agad naming dinala sa doktor ang tatlong problemado sa pag-upo. Nagdumudugo siya pag dumudumi ka. O, pwedeng sign yon na Almoranas. Examining kita. Parehong proseso ang gagawin kina Fe, Marises at Mang Jing. Kakapain lamang kung may bukol ang loob ng kanilang puwet at kung ito nga'y matindi ng Almoranas. Eh, Dok, ano po ba ang Almoranas? Wala tayo. Meron tayong hemorrhoids o yung Almoranas na tinatawag nila. All of us meron. Ang purpose nun, it's a vascular cushion doon sa dinadaanan ng dumi. Okay? So, ang purpose nun is pag dumaan yung dumi, parang it gives a cushion doon sa sphincter o doon sa lumalabas ng dumi. It protects us. Almoranas o hemorrhoid ang tawag sa mga ugat na nasa gilid ng daanan ng dumi. Kung tinitibay ang isang tao, namamaga ang mga ugat na ito. Kung minsan, dumudugo at bumababa pa ito sa tuwing dumudumi. Kapag hindi na maitulak papasok ng puwet ang tumbong, nako, operasyon na ang katapat nito. Ganito kaya ang mangyayari sa tatlo? Kay nanay, mukhang hemorrhoids yun, pero grade 1 lang siya. Kasi nagdurugo lang siya, hindi man siya lumalabas. Panganganak ang saninang Almoranas ni Fe. Dagdag pa nito, maaari ring makuha ang sakit na ito dahil sa lahi at malakas na pag-ire. Hindi rin totoo na nakukuha ito sa madalas na pagkain ng maanghang. Ang mga nasa edad 30 pataas ang madalas magkaroon ng sakit na ito. Kung ganon, ano po naman ang kaso ni Marises? Sa examination ko, wala akong makapambukol. Baka yun a case of rectal prolapse. Sa rectal prolapse, ang pagkakaroon ng bulate sa tumbong ang dahilan kung bakit nasisira ito. Humihina ang kapit at lumalabas tuloy mula sa rectum. Kung saan naman daw gumagaling ang rectal prolapse, iwasan lang ang mga pagkaing nakakatibe o constipate. Yung iiwasan, dapat na yung mayabas, saging at yung star apple. Gaya naman ni Fe, Almoranas din ang sakit ni Mang Jing. Di pa raw sila kailangang operahan. Hemorrhoid ointment o cream ang gamot sa pamamaga ng kanilang Almoranas. May home remedy rin kami para mabawasan ang pananakit ng puwet. Magbuhos lamang ng mainit-init na tubig sa palanggana. Saka itapat dito ang puwet para pausukan. Maaari rin gumamit ng suppository para mapadali ang paglabas ng dumi. Makatutulong din ang ehersisyo gaya ng walkathon o jogging. Sa pagkain naman, piliin ang mga pagkain na mataas sa fiber gaya ng gulay at mga prutas tulad ng lansones, mansanas at ubas. Iwasan din ang matagal na pag-upo at pagbuhat ng mabibigat na bagay dahil nakadaragdag ito sa puwersa sa puwet. Kung susundin lahat ng ito at magpapakonsulta agad sa doktor, asahan niyong ang inyong Almoranas ay hindi na muling mamumulaklak. Yes! Success! Kay Susan tayo! Tip ko lang kung maglilinis kayo ng bintana, paghaluin ng magkasindaming tubig at alkohol sa isang bote. Pagkatapos, ispray ito at punasan. Ito pa ang extra tip. Gumamit kayo ng blackboard eraser para matanggal ang mga streaks. Sa tindig, sa pananamit, sa itsura at sa kilos, tila pangkaraniwan lang na bata si Ompong. Mahilig maglaro, mahilig tumambay, at mahilig magpagala-gala ang 13 anyos na bata. Pero ang sakit ng ulong binibigay niya sa kanyang ama at mga kapatid ay di pangkaraniwan. Inuutosan mo ay napayaw. Bakit? Parang ayaw sumunod. Bakit po hindi sumusunod sa tingin niyo?
Matagal bago sumunod. Oh, bakit po kaya? Ano? Ewan ko, parang nag-re-rebuilding nga mula nung maliit pa siya. Pagkatapos eh, gusto mong lumayas, magugas ka ng pigan, magtrabaho ka muna. Tino mong bahay natin ng gulo-gulo? Kahit daw pagsabihan ito, wala itong imik at tila bingi sa lahat ng payo ng magulang at kapatid. Muna, nakikinig lang. Sinabukasa, wala nangyari. Makikinig lang yan. Hindi naman sasagot yan eh. Makikinig lang. Hindi nga umiinom o naninigarilyo si Ompok, pero mas malala pa dyan ang bisyo niya. Ugali daw nitong manglayas at pumunta kung saan saan nang walang pahintulot, lalo na kapag napapagalitan. Hindi mo magilap eh. Hanggang umalis eh. Minsan nasa Kalintong. Minsan nandun sa San Joaquin. Kung saan saan natutulog sa bangketa. Dahil dito, grade 1 lang ang natapos ni Ompong at ayaw na nitong mag-aral pa. Ayaw mo na mag-aral? Bakit ayaw mo na mag-aral? Wala ko. Nanang. Alam na raw niya ituturo ng teacher. Ompong, give mo ako ng tubig. Bahala ka, ikaw na. Hey! Lalaba ako. Kahit na. Ayaw naman kay Ompong. Ang tatay at mga kapatid naman niya ay may diferensya. Ginagawa ko na yung mga trabaho. Hindi naman nila ako, binibigyan ng... Hindi nila ako tinitira ng pagkain para sa akin. Kahit tapos ko na lahat ng gawain ko. Maliban dyan, lagi raw pinagagalitan si Ompong ng kanyang madrasta. Pagpupunta lang ako dun sa tatay ko, maaarinig agad ako ng masasakit na salita. Kasi nag-asawa ko muli. Bali, naging dalawa ang pamilya ko. Tatlong taong gulang pa lang si Ompong nang mamatay ang nanay at mag-asawa muli si Mang Paeng. Mula noon, nagkawatak-watak na ang kanilang pamilya at dito nagsimulang mapariwara si Ompong. Hi, Miguel! Para mapag-usapan ni Mang Paeng at Ompong ang kanilang problema, dinala ko sila kay Miguel Regino, isang counselor. Binigyan muna namin ng privacy si Mang Paeng at si Ompong pati na ang family counselor para makapag-usap sila ng masinsinan. Nang sa gayon, mapag-usapan nila kung ano ang magiging solusyon sa problema ni Ompong. Sa tingin ng counselor, ang pagkakasira ng pamilya ni Mang Paeng ang isa sa dahilan ng pagrebelda ni Ompong dahil daw dito, nawala ng gabay ang bata. Dahil nawala yung attention ng tatay niya sa kanya. Okay. Parang yung attention dati na nakukuha ni Ompong, nabawasan. Dahil nagkaroon ng bagong pamilya yung tatay niya. At dahil laging napapagalitan si Ompong at puro mali ang nakikita sa kanya, mas lalo raw itong nagrebelde. Nagiging sanhi din daw ng pagrebelde ng isang bata ang matinding takot sa magulang, ang pagtrato sa kanila bilang musmos at ang pagbubuli ng ibang bata. Payo ni Miguel sa mga magulang, unawain at maging sensitibo sa pangangailangan ng mga anak. Dagdag pa ni Miguel, ang mga batang nagre-rebelde ay dapat makaramdam ng pagtitiwala, bigyan ng sapat na gabay, payuhan imbes na pagalitan, at higit sa lahat, dapat silang mahalin. Three things. You have to be a parent, you have to be a guide, and a friend to your child. Sa kaso ni Mang Paeng at Ompong, dapat ay dinadalaw ng ama ang anak upang maramdaman nito ang kanyang importansya. Dapat rin daw na siguruhin ni Mang Paeng na nagkakaroon sila ng panahon na mag-usap. Hindi lang ukol sa problema, kundi pati na rin sa iba't ibang bagay. Importante rin na maramdaman ni Ompong na welcome siya sa bahay ng kanyang ama at ng bagong pamilya nito. Laking pasasalamat ni Mang Paeng sa pagkakataon nilang magamang mag-usap ng masinsina at maintindihan ang kanilang problema. Susubukan daw niyang lutasin ng unti-unti ang kanilang mga diferensya. Kay Susan tayo! Ay, nasulatan. Nasulatan ba ng tinta ang cutix nyo? Huwag magpanik. Hindi nyo na kailangang magpamanicure ulit. Maglagay ng white toothpaste sa isang paper towel at ikuskus sa inyong kuko. Voila! Parang magic! Tanggal ang tinta pero hindi nagalaw ang cutix. Ano ba yung kuko mo? Naninilaw? Kumain ka ba ng cheese balls? Hindi ah. Eh, ba't yung kamay mo nakabaon? Pwede nang ilibeng. Sino ba pumatay dyan?
tumigil na kayo sa pagtatalo nyo. Ako bahala sa problema nyo. Ay, naku, Susane at Anna. Sasanggunin natin sa isang nail expert yung mga problema nyo. O, siguradong gaganda yung mga kuko nyo. Diretso ang dalawang problemado sa Tips and Toes Nail Salon. Isang nail makeover session ang inihanda para sa mga deformadong kuko ni Zane at yellowish nails naman ni Anna. First step, nail cleaning. Para kay Zane, sculptured nails ang solusyon. Ginubit muna ang mga kukong nakatungo. Isang nail frame ang ikinabit. Inoorma siya, either pahabain yung nails mo, miski yung mga pudpud na nails, yung mga hindi makapagpahaba dahil malambot yung nails, yun yung solution namin. Tapos, pinahiran ng mga kuko ng primer o pandikit, isinunod ang acrylic liquid at acrylic powder, saka dahan-dahang inihulma ang bagong kuko. Parang hinabol nung technician ko yung shape para maging normal yung shape ng nails niya. Kasi tagang patungo yung growth ng kanyang nails. Ilang minuto lang at pwede nang tanggalin ang nail frame. At ayan, tingnan nyo ang pagkakaiba. Parang magic, di ba? Hindi na siya masyadong nakatungo. Pwede magtagal ng 2 buwan ang sculptured nails at take note. Hindi ito basta-basta mababali. Maghugas ka man ng pinggan o maglaba. Pwedeng-pwede. Basta may proper maintenance. Si Anna naman, nail art daw ang solusyon para maitago ang mga naninilaw niyang kuko. Aesthetically, mas maganda yung kuko mo, no? Plus, if ever deformed yung iyong nails, it draws attention to the design, not yung pagka-deformed ng iyong kuko. Gamit ang nail art brushes, sinimula na ang flower power design. May yellow, red, at blue. O, di ba ang taray? Nilagyan din ito ng top coat para sa perfect na finishing touch. Si Zane, di rin nakatiis. Nagpalagay din siya ng nail art. Iba't ibang kulay ng paru-paro ang napili niya. Ang sekreto dito, dapat magaling ang nail art technician nyo. Heto pa ang ibang mga usong disenyo na pwede nyong ipagawa. Two-tone, square flare, leopard look, Shanghai surprise, at metallic diva. Sa nail color watch naman, para sa may malalapad na kuko, iwasan ang deep at dark colors tulad ng brown. Bright colors ang dapat ilagay. Kung makitid naman ang kuko nyo, mas bagay dito ang light o pastel colors. Magpapahuli ba naman ako? Siyempre, makikisali rin ako sa pagpapaganda ng kuko. At pink ang pagpipilian ko. Ito gusto ko. Okay ba to? Maganda tong kulay na to. Favorite ko to. Ha, ito lang yung sa akin na. Okay. Simple lang ang natipuhan ko. Pink with soft glaze na siyang usong kulay ngayon. Nakakuha rin kami ng tips kung paano alagaan ang mga kuko. Kapag madilaw, maigi raw na ibaba dito sa hydrogen peroxide, saka i-brush ng gusto. Para naman sa mga kukong mahina o madalas mag-chip, wooden stick ang dapat panglinis dito at hindi metal nail cutters. Ugaliin rin mag-moisturize araw-araw gamit ang lotion para hindi manuyo ang mga kuko at balat sa paligid nito. Uminom din ng gatas na siksik sa protina at calcium na pampatibay ng kuko. Ayan o, tingnan nyo, ang ganda-ganda na, diba? Mamaya kukumustahin ko yung dalawa kong kasama kung ano na ang itsura ng kanilang mga kuko. Butterfly diva ang kuko ni Zane. Hindi na ba siya nakatikwas? Hindi na. Maganda siya. Ngayon ako nagpagawa ng ganito eh. Hindi na masyadong nakaangat yung kuko ko. Parang kuko na nung ibang babaeng nakikita ko dyan. At flower girl naman si Anna. So, happy ka naman happy dyan. Happy naman ako. Pwede mo na i-ganyan-ganyan, di ba? Pubog ka ang bulaklak sa sayo. Oh, maganda siya. And happy-happy ako dahil na makeover na siya. Nawala na yung yellowish ng kuko ko. At nagkaroon pa ng mga design. Oh, ayan. Pwede na silang sumama sa hilera ng nail models. Kung beauty contest lang ito, siguradong grand prize winner na ang kanilang mga kuko.
may iba pa kayong tanong, sulatan niyo lang kami sa Kay Susan Tayo, Care of GMA Network Center, EDSA Corner Timog Avenue, Diliman, Quezon City. Pwede rin kayong magtanong through text. I-text ang Susan space ang inyong katanungan o mensahe at ipadala sa 2364 para sa Globe at Touch Mobile o 4627 para sa Smart at Talk and Text. O mag-email sa kay Susan Tayo at gmanetwork.com. Naku, ba't nagkakagulo na lang mga tao dito? So, inaatake na naman kaya ng Almorana si Jonas? Hindi, Susan. Kaya nagkakagulo kasi. Oh, Jonas! Ba't nasa loob ka na naman ng banyo? Di ba magaling na Almoranas mo? Magaling na nga. Kaya nga naisipan kong gawin to eh. Ang ano? Ayan! Magpa-party! Kaya may kainan at saka mamaya may sayawan at saka kantahan. Ano? Sasali ka? Ako, party lang pala. Kala ko kung anong kaguluhan na naman to. Susan, dahil sa tulong mo, wala na. Nawala na yung Almoranas ko. Kaya magpapa-party tayo! Yay! Mabuhay si Susan! Mabuhay! Ay, Susan tayo! Susan! 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 Nasayaw, John! Kay Susan tayo, kay Susan tayo, kay Susan tayo, kay Susan tayo.